Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat na mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Sa ito mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa napanood ko, about po ito sa pag-interview ni Noli De Castro na dating Vice President din ng Pilipinas, no? Tila ba naiinis na ito si habang ini-interview ang isang police, mga ka-action? Oo. Kasi nung daw siya ang Vice President ng Pilipinas, hindi po siya ganyang kaabusado. Pero itong ating vice ngayon, hindi ko alam kung abusado ba ha, kayo na lang maghusga. So para malubos po natin maunawaan mga ka-action, mga kakampeng, pakinggan na ho natin ang nasabing interview. Tinanggi na ho ninyo yung tungkol sa pagharang ng trapiko sa Commonwealth Avenue para makadaan si VP Sara Duterte. General, tama ho ba ako? Tama po kayo. Walang kinalaman po yung opisina ng ating pangalawang pangulo tungkol doon sa pagharang ng pulis natin doon sa traffic flow sa Commonwealth ng Dalsora. Saan ho galing ang kautusan sa nagpahinto ng traffic na si Executive Master Sergeant Pantaliano? Ganito po kasi ang nangyari during that time, no? Habang nagmamando po ng traffic itong ating police, ay yung isang police po na nakaposte naman doon sa kabilang kalsada, ay tumawag sa kanya na may paparating na convoy, no? At dahil po doon, alam naman natin yan, yung mga ito naman eh, parang naging customary practice na ng mga traffic enforcer at yung mga police natin nagmamando, na pag may parating na convoy, ambulansya, fire truck, police vehicle na nagmamadali, ini-stop talaga natin yung traffic para bigyan daan yung mga paparating na emergency vehicle. So kung mapapansin nyo po doon sa video, nakikipag-usap po sa telepono yung police natin na humarang doon sa Commonwealth, humarang doon sa flow ng traffic. Sapagkat kausap niya po doon yung police na nandun sa kabilang kanto para marinig niya nga paparating na convoy, ano? At dahil po doon yun, pasamantalang hininto niya yung traffic para makadaan yung convoy. Pero paano niya lamang ang dadaang convoy ay kay VP Duterte? Yun po ang tinanong natin sa kanya. Sabi ko nga sa kanya kahapon, paano mo nalaman at saan ang galing yung convoy na kay VP yun? Ang sabi naman niya, nagkamali siya ng pandinig yung salitang VIP. Ang pagkarinig niya ay BP, ano? Dahil nga kung makikita niyo doon sa video habang nakikipag-usap siya, ay kinakausap siya nung uploader, no? At dahil doon parang hindi niya masyado narinig, kaya parang ang nasabi niya BP. Yan po ang kanyang paliwanag sa akin kahapon. Ang dinig niya ay BP sa salitang BIP. Parang ganun po. Kasi maingay din sa kalsada eh. Naintindihan naman natin, pag nasa kalsada ka, medyo maingay ang mga sasakyan. At habang kausap nga niya daw po yung isang pulis, nakikipag-usap din siya doon sa uploader. Makikita din naman talaga po yun sa video. Okay. Paano kung may lumabas na video na talagang si VP Duterte ang dumaan? Hindi po talaga lalabas yun sapagkat wala naman po doon ang ating pangalawang si pangulo. Sigurado po kami doon. Opo. Sabi niya si BP, sabi ng uploader ni Quinampan, cleaner pa ng mga uploader, sinong BP? BP Sara? Sabi ng police, oo. Yun, tapos nagsalita na yung uploader na, dadaan daw si BP Sara, kaya nakahinto ang traffic. So, malinaw binanggit nung police, re-general. Yes po, yun nga po ang aming kinaklaro sa kanya, pero ang sagot naman niya, na-misheard niya lang yung salitang BIP to BP, ano? At sabi naman niya just to get away doon sa exchanges nila lang salita ng uploader, parang nag-oo na lang siya pero umalis na rin kaagad siya. Ay nako, General, hindi ba delikado sa mga pulis mo yung ganun na nagkakamali? Well, delikado po talaga yun. Ano? Hindi pinalalampas yung mga ganyang pagkakataon. Ano? Pagka nagkamali po yung pulis, talagang atin pong pinaparusahan. Kaya po atin siyang
nirelieve na at papaila natin ang administrative case. Pero wala ba silang training tungkol ho dyan na general? Parang, I'm sorry to say this, ha? Nakakahihaw tayo. Pati ang communication natin ay cellphone, hindi yung radyo. Well, may training naman po. Kaya lang, siyempre, yung ating ano, yung ating mga pulis, ano, ano din yan, talagang minsan nagkakamali din po. Abinado naman tayo dyan. Ano. Pero ang pamunuan po naman, hindi ko bukonsinti sa mga pagkakamali. Talaga kung may pulis tayo nagkamali. At whether sinasadya o hindi sinasadya, pinagagana po natin yung ating disciplinary machinery. Paano nyo nakilala ang uploader na si Janus Munar? Paano nyo nakilala ang pangalan? Well, nakita naman po yun sa pag-iimbestiga sapagkat yung ating pong pangalawang pangulo ay hiningi po niya na magkaroon ng masusing investigation at base nga po doon sa aming pag-iimbestiga muna doon sa mga Facebook accounts at kung sino yung mga nag-share ng mga video, ay yun po ang lumabas. Ay, nako. Okay. Salamat po, General, sa pagkakataon. General, salamat po. Opa. Salamat po na marami, sorry. Sir Kabayan. Opa. Thank you po. Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Oh, sino yung VIP ngayon? Ha? Ang sabi VIP, ang dinig ng pulis ay BP. Oh, di may daan, mayroon ding VIP. Sino ngayong VIP? Baka VIP 'yan. VIP. Ay nako. Oh, Kabayan, naniniwala ba kayo sa naging paliwanag niyan tungkol diyan? Ha? Kayo mga nando sa unahan, yung mga nakamotor, mga nakakotse, baka nakita ninyo kung sino ang dumaan. Mapapansin naman ninyo yung mga sakyan nila. Sino baga talaga yung VIP na yun? Si Janus Munar, baka nakikinig. Hindi kasi nakuna ni Janus Munar o baka hindi niya na-upload yung convoy na dumaan sa Commonwealth Avenue. Kasi kahit sino pang VIP yan ho, abay, nakakainis. Nakakainis. Kumisan sa airport ganyan, na didelay ang flight dahil si Presidente ay nandun sa airport at aalis. May VIP na aalis sa airport. Kaya napipigil, nahihinto at nadidelay ang mga flight. Ay nako, hindi magandang pakinggan ano? Hindi magandang pakinggan. Kahit nung ako'y Vice President, hiyang-hiya ako. Pag kami ay nagwawangwang dahil nagmamadali kay Komisan, ang sinasabi ko, pwede bang alisin na natin ang wangwang? Ha? At yung ilaw na lang ang pagganahin ninyo dahil nakakabingian at nakakahiya habang sila ay natatraffic. Ay, nako, Kabayan. So yun na ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin ang one-on-one interview at pag-isa ni Noli Di Castro sa nasabing hippie ng pulisya. Halatang halata, no? Alam nyo nang ibig kong sabihin kung anong halatang halata. Di ba? O, tingnan nyo. Nung dati ay siya ay Vice President, si Noli Di Castro ay hindi na siya nagpapagamit ng wang-wang. Bagkos ano na lang, yung ilaw na lang na nag-blinker-blinker. At least hindi disturbo at hindi maingay po yun. Oo. At totoo po yun, yung sinasabing pag ang presidente ay aalis ng airport, nadidili ang flight ng mga ordinaryong tao dahil presidente aalis. Binibigyan ng priority. Di ba? Binibigyan ng priority, ididili muna ang ibang flight kasi ang presidente muna ang aalis. Ano yan? Para panoorin ng mga tao na nasa airport na paalis na si presidente para kumuha ng ano? Para humakot ng investment galing sa ibang bansa ng mga pledges. Oo? Kasi nakakahiya naman kasi na paalis si Mr. President Bongbong Marcos, wala malang manood sa kanya habang papasakay ng eroplano. Di ba? Yun ang totoong senaryo dyan, oh, di ba? Kawawa naman yung pulis. Minsan kasi ang pulis, hindi rin po natin ma-perfect kasi minsan kasi nadidemoralize sila. Lalong-lalo na kung malalaking tao na ang parating at kung lalo-lalo kung sinisigawan sila. Kaya doon sa pulis na na-relieve, ikaw nang bahala, ha? Sorry na lang, ho, sir. Ganyan ho talaga ang rules. Kailangan kayang i-relieve kasi administrative po ang naging kaso mo nun, no? Obstruction pa yun. Kasama pa yung obstruction, oh, di ba? Kasi ano yun, nakantala ng mga ano, ng mga motorista, no? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, CD Action Man. Good evening, everyone.